Pagsulong sa kinabukasan ng katuon para sa di kalidad na edukasyon. Balik-eskwela na naman, isa puso ang at panahon, magpakailanman hangat palagi ng ating paaralan ang matuto, gayon din maging ligtas ang kabataan. Tayo ay magkaisa, halina't sama-sama, kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat. Pilipinas, maghanda ka na, balik eskwela na, tara tayong lahat, sabay-sabay magkakaisa ay may Narito ang mga balita ang kailangang abangan sa DepEd Sarangani Insider. Alay ng Sarangani, nagkamit ng parangal sa Best Design Campus Publications of the Philippines. Community-based school sa pinakamalayong sitio sa bayan ng Alabel, magiging isa ng ganap na National High School. Reading program ng Banate Elementary School, umaabante. Lingguhang Bayanihan sa Kalnisan, isinasagawa sa Jose Ayang Elementary School. Mga guro ng Alabel National High School nagbayanihan sa Buwan ng Mga Puso. Tunghayan ang kwento ng isang ina sa Tuyan Integrated School at ang kanyang mga sakripiso para sa edukasyon ng kanyang anak. Kumustahin natin ang teacher nanay ng Sitio de Talas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Abangan niyan at iba pang mga balita sa DepEd Sarangani Insider. Magandang hapon, ngayon ay ika-apat ng Marso taong 2021. Kasama ang buong pwersa ng mga district at school information officers. Kasama rin ang mga campus journalists at school paper advisors sa buong division ng Sarangani. Sa ngalan ng ating schools division, Superintendent Hildo G. Mosqueda, CEO 6,
at Assistant Schools Division Superintendent ni Risa A. Alpapara, ako si Ariel Alizan. At sa ngala na ating SDOD Chief Maria Shirley M. Cardinal at CID Chief Donna Espanes, ako si Rochelle Bantulo Murido. Nagkamit ng parangal ang Alay ng Sarangani na siyang opisyal na pamahayagang pang-campus ng Alabel National High School sa Best Design Campus Paper of the Philippines. Naging nominee rin ito sa iba't ibang kategorya. Napili bilang most inspiring feature story ang isang kwento ng pagsisikap ng mga magulang sa tinuto upang mapag-aral ang walong anak sa pamamagitan ng paggawa at pagbebenta ng bulan. Narito ang kwento mula kay Student Insider Raymark Paran. Binago na yata ng COVID-19 ang halos lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Ngunit, hindi nito napigilan ang kultura ng batang ANHS na mamayagpag sa larangan ng journalismo sa national na entablado. The winner for the most inspirational feature story in the high school category is Sarangani Tribute from Alabel National High School. Congratulations! Muli na namang napatunayan ang probinsya ng Sarangani na kaya nitong makipagsabayan sa larangan ng pamamahayag matapos masungkit ng Sarangani Tribute ang opisyal na pahayagang pang-campus at pang-komunidad ng Alabel National High School ang dalawang panalo sa ginanap na Best Design Campus Paper of the Philippines o BDCP Virtual Awards Night noong 14 ng Pebrero. Bago pa man ang naturang virtual awarding, naging nominado na ang Sarangani Tribute sa 6 na kategorya kabilang ang Best Front Page Design, Best News Photography, Best Branding and Campus Paper Identity, Best Sports Page Design, at Most Inspirational Feature Story. Mula sa 6 na nominasyon, nasungkit ng nasabing pahayagan ang panalo sa Best Sports Page Design at Most Inspirational Feature Story para sa artikulong pinamagatang Bulawan sa Bulad na isinulat ni Angela Corazon Grafilo. Nagpaabot naman ng pagbati ang direktor ng BDCP na si Ginoong Alvin Hizon sa Sarangani Tribute at Alay ng Sarangani. Hi, Alvin Hizon here and I would like to express my congratulations to the editorial board of the Sarangani Tribute for bringing honor to the Sox Region as well as their province Sarangani in the recently concluded BDCP Awards Season 2, being at par with the best publications in the country. I wish you best and continue to uphold creative and visual excellence in your campus paper. Laking tuwa at nagpapasalamat naman si Ginoong Ernesto S. Hizon, Principal 1, sa suportang natanggap ng patnugutan mula nang ito'y ginagawa pa lamang hanggang sa ito'y mailimbag. My congratulations to the members of our school publication, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral na nagpamalas ng galing sa larangan ng journalismo kahit sa gitna ng pandemya. Ipagpatuloy niyo lang ang inyong nasimulan dahil hindi titigil ang ating administrasyon kasama ng ating mga stakeholders, LGU at buong komunidad sa pagbibigay ng suporta sa inyo. Nawa ay maging ehemplo kayo ng ating mga kabataan. We are so proud of you. Nawa ay maging inspirasyon ng mga kabataan ang karangalang nakamit ng mga giorno ng Alabel National High School at maging huwaran sana sila ng determinasyon at pagpupursiging magtagumpay sa buhay kahit sa gitna ng pandemya. Kasama si Apple Guatlo at Sir Bryl Regidor sa likod ng kamera, ako si Raymark Paran para sa DepEd Sarangani Insider, Batang Sarangan tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat sa Insider Raymark Paran. Matagal nang pangarap ng mga taga Sitio Quisoy na magkaroon ng high school sa kanilang lugar. Ang Sitio Quisoy ang pinakamalayong sitio ng Barangay de Talangas. Dito nagtatagpo ang mga bayan ng Alabel at Don Marcelino na bahagi na ng Davao Occidental. Matapos ang accreditation process, magiging Quisoy National High School na ang dating de Talangas Integrated Annex. Narito ang kwento mula sa ating insider, Alan Camilo.
sa isang malaparaiso at bulubunduking bahagi ng bayan ng Alabel sa probinsya ng Sarangani. Matatanaw ang isang simpleng pook na may nakakabinging katahimikan, ang Sitio Quisoy. Natila ang buhay ng mga kapatid nating Blaan ay dito na dumadaloy. Ang Sitio Quisoy ay isa sa mga malalayong pook ng barangay Datalangas, kaya minsan ay hindi na naaabot ng mga serbisyo. Sa layuning maitaguyod ang kaalaman ng mga kabataan. At dahil sa hirap na dinaranas ng mga mag-aaral sa paglalakbay patungo sa malayong paaralan, sa pangunguna ng butihing punong guro ng Datalangas Integrated School na si Rob H. Masalon, binuksan ang baitang 7 at 8 ng Quisoy Junior High School, annex ng Datalangas Integrated School, na may 30 mag-aaral at si Ginoong Ryan Angtod ang naging tagapagpayo. Maraming pagsubok ang kinakaharap ng mga guro at mag-aaral. Mahigit kumulang 4 oras ang bubunuin sa paglalakbay. Matarik at maputik ang mga daanan at minsan may makamandag na ahas sa masukal na kagubatan. Para maihatid ang mga gamit gaya ng aklat at mga upuan ay kailangang isakay ang mga ito sa kabayo o di naman bubuhatin ng mga magulang. Patuloy ang pagbibigay ng mga programa at dekalidad na serbisyong pang-edukasyon. Katuwang ang iba't ibang sektor ng lipunan sa kabila ng hirap dala ng pangdaigdigang pandemya o COVID-19, ang Quisoy Junior High School ay patuloy na nangangarap, lumalaban at nagsusumikap upang maitaguyod ang kalidad na edukasyon para sa lahat. Isang mag-aaral ng Quisoy Junior High School ang nagpamulat sa lahat, si Melaika Baro, nagpatunay na ang kahirapan ay hindi hadlang upang ipatuloy na mapahalagahan ang edukasyon. Umani ng pansin sa social media ang post ng kanyang guro sa kanyang larawang kahanga-hanga na habang binabantayan ang kanilang sakahan sa tuktok ng bundok ay nagawa pa niyang mag-aral gamit ang mga modules. Tanan dili kabalo mo sulat ug mabasa kay wala sila ka eskwela, nagpuyo mi sa kabukiran sa Rangani. Amo kahintang diri sa bukid dili sayo dili pareha sa uban nga hayahay. Mao nang gusto nako mag-eskwela para makatabang kini sa ako apohon ug sa akong mga pamilya. Ako maging teacher kahit puhon kung ako mag-graduate sa pag-eskwela. Gusto na ko tubyoan ang mga bata diri sa Sitio Quisoy o gusto na ko ma-proud ang akong ginikanan. Sa akong ginikanan, daghang salamat sa inyo. Pag-support sa akong pag-eskwela tungod bisan may pandemic. Kamu ang rason nga nung usok mag ang Quisoy Junior High School ay taas noong ipinagmamalaki ang mga kabataang lumalaban, produkto ng pagkupunyagi ng mga guro at mga magulang. Sa mahusay na pamumuno ng lingkod bayan na si Ginoong Rob H. Masalon, handa na ang mga dokumento upang maitayo ang Quisoy National High School. Noong Nobyembre 20, 2020, isang resolusyon ng lokal na pamahalaan ng Alabel ang naipasa sa butihing Vice Alcalde na si Ronel Espanyol, Councilor Leyte Salway Jr. at ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Nakasaad sa Memorandum of Agreement ang kasunduan sa butihing alkalde na si Vic Paul Molina Salarda at ang kagawaran ng edukasyon sangay ng Sarangani sa pangunguna ng School Division Superintendent na sa Ginoong Heldo Mosqueda CEO 6 ay naglalayong maitayo ang Quisoy National High School at ang pagbibigay ng supplemental budget na nakakahalaga ng 1,000,000 piso. The establishment of Quisoy National High School is a welcome development, thus reinforcing our belief that education is a great equalizer in the attainment of economic stability. As your Vice Mayor, I will do what I need to do in my personal and official capacity to support this newly established school. The community can expect my untiring support to this endeavor. Let it be known that under Resolution Number 13-2020-488, which was adopted by the Sangguniang Bayan of Alabel on November 11, 2020, the LGU considers it as top priority to allocate an amount of 1 million pesos for the operational expenditures of this newly established school. It is my fervent prayer that for the sake of our school children, that this school will be established in the soonest possible time. Buenos dias. Sa pangunguna ni Ginoong Ryan Angtod, gabay ng punong guro na si Ginoong Rob H. Masalon, na isumite ang mga dokumento sa ating bagong regional director na si Francis Cesar Bringas CESO 5. Noong Pebrero 23, 2021, naganap ang virtual regional validation. Hinihintay na sa ngayon ang approval ng regional office at tuluyan ng may sakatuparan ang pagbubukas ng Quisoy National High School na siyang magiging malaking biyaya at mabisang daan tungo sa kaunlaran. Mula dito sa Datalangas Integrated School, ako po si Alan Camilo, ang inyong insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan.
Maraming salamat, Insider Alan Camilo. Abangan sa ating pagbabalik. Reading program ng Banate Elementary School, Umaabante. Lingguhang Bayanihan sa Kalinisan, isinasagawa sa Jose A. Young Elementary School. Mga guro ng Alabel National High School, nagbayanihan sa Buwan ng Mga Puso. At balikan natin ang teacher nanay ng Sitio de Talas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Yan at iba pang mga balita dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Bata, saksihan ang mistulang pagunaw ng mundo. Itong mundong sinakop na COVID virus. Wala na tayong pagkain! Hindi ko na matiis! Ay! Ang OA naman ninyo! Pero, Papa! Mama! Naku! Maubusan na tayo ng pagkain! Nahawaan na tayo ng virus! Nahawaan na kami ng virus! Hindi mo nakikita mga kaibigan mo! Huh? Hala! Mama! Papa! Ming-Ming! Mina! Gising! Uy, gising na! Ha? Ha? Ming-Ming? Mina, okay ka lang? Mama! Baba, nakakatakot ang panaginip ko. Napanigipan ko po na wala na tayong pagkain. Tapos hindi niyo pa ako pinapakinggan. Tapos pareho kayong nakasakit. Sabi hindi ko na makikita ang mga kaibigan ko. Tapos hindi makapagsalita si Ming-Ming. Puro na lang siyang iyaw ng iyaw. Ha? Nakakatakot talaga. Mina? Hinga muna tayo ng malalim. Bilang tayo hanggang 10. Anak, normal lang nararamdaman mo. Ang hindi normal ay ang sitwasyon natin ngayon. Ang virus at quarantine, nakakabahala naman talaga. Ikaw rin, Papa? Oo naman. Minsan, mabigat din ang pakiramdam ko. Minsan, nakakalungkot isipin. Minsan nakakagalit. Pero anuman ang nararamdaman mo, andito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tara, subukan nating tulungan ang isa't isa. Una, ayusin natin ang schedule natin para meron tayong routine. Dasal sa umaga at exercise. Ooh, pwede ka rin tumulong sa kusina. Pagkatapos ng almusal, magbasa tayo ng mga gusto mong libro. Tapos, laro tayo! Siyempre! Pero pagkatapos na ng trabaho namin ni Mama, ha? At may oras din para matutong mag-drawing, kumanta, sumayaw, anumang gusto mong matutunan. Gusto kong mag-programming! Kung magpapalakas natin ang loob ng bawat isa, maaari nating mapuno ang bawat araw ng pag-asa. Okay? Okay! Salamat, Papa at Mama, na natulong po na kinausap ninyo ako. Tuwing nababahala ka o may gusto kang pag-usapan, nandito lang kami. Hey! Butit panaginip lang pala yun! What? Okay. At tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Nagtutulungan ang iba't ibang sektor sa Banate Elementary School upang maitaguyod ang kanilang mga reading programs sa gitna ng pandemyang ating kinakaharap. Isang guro doon ang maliban sa pagbisita sa mga mag-aaral ay namimigay pa ng pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan. Ginagawa niya raw ito upang maging mas pasigasig ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Kilalanin natin siya sa kwento ng ating insider, Ruby Ann Sambilan. Ang kasanayan sa pagbasa ang isa sa pinakamahalagang aspeto sa larangan ng edukasyon. Ito ang patuloy na binibigyang pansin upang matulungang maiangat ang dekalidad na paraan ng pagkatuto. Sa munisipalidad ng Malungon, hindi makakaila ang taus-pusong suporta ng mga namumuno nito. Kaya't nailunsad ang programang I Can in Education upang mabigyang halaga ang edukasyon, lalong-lalo na sa pagbasa
Ang I Can Read ay isang community-based reading intervention program kung saan ito ay pinangunahan ng DLGU officials through the SK Barangay Federation Chairman. Dito, lahat ng mga volunteers ay nanggagaling sa community. Sa panuruang taon 2019-2020, nakatala ang distrito ng North Malungon ng 21.97% o 634 na mga mag-aaral na napabilang sa frustration readers para sa PhilEARI post-test sa English. Dahil dito, patuloy na nagsagawa ng mga konkreto at aktibong programa ang naturang distrito upang mahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa larangan ng pagbasa. Hindi maitatanggi ang mainit na pagtanggap, di lamang ng mga mag-aaral at magulang, pati na rin ng mga kolaborasyon ng mga opisyales ng barangay, mga stakeholders at mga kasapi ng komunidad. Sa North Malungon District, ang bawat paaralan ay may kanya-kanyang reading intervention program. Subalit, sa panahon ng pandemya, ito ay nagkaroon ng problema. Despite of the challenges brought by the pandemic, still teachers owe their best upang magkaroon ng magandang programa sa reading. Here in Banati Central Elementary School, through the leadership of Sir Bonifacio Nieza, nagkaroon sila ng modified reading program which is entitled Bakero, kung saan yung mga advisors ay personal na pumupunta sa mga bahay upang doon maituro ang pagbabasa sa mga batang identified with reading learning needs. Dito na ipakikita natin sa ating community na despite sa mga challenges, still the teachers do their best. Dahil dito, masasabi ko na dito sa North Malungon District, Subida Malungon, Bida Edukasyon. Bilang isa sa mga paaralan ng distrito, lubos ang pasasalamat ng pamunuan ng Banati Central Elementary School dahil sa mahigpit na pagyakap ng mga guro, mag-aaral, magulang at stakeholders sa iba't ibang programa at proyekto pagdating sa kasanayan sa pagbasa. Wala pa mang pandemya ay kapansin-pansin na ang dedikasyon at walang sawang suporta ng mga guro upang matutukan at mabigyang halaga ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Sa Banati Central, una ang mag-aaral. Banati Central Elementary School does not only cater the learners within Barangay Banati but also from the neighboring barangays. The continuous partnership and commitment of the school stakeholders, both internal and external, make us easier to implement our school's programs and projects. Even in this time of pandemic, we find means and ways to implement our school's programs and projects. And one of these programs is our school reading program, which is called Bakiro. It means batang atimado sa kaalam, ilang reading ability uswago. With the full support of the local government unit, the barangay captains of the different barangays where we have learners gave us permission to conduct home visitation and reading intervention as part of the reading program, ensuring that the health protocols set by the IATF are observed. Ako mapasalamaton sa mga stakeholders nga mitabang niining programa, lagi sa ilang pag-donate o paghatag o mga bugas, biscuits, noodles o uban pa. Ipang-apod-apod pod sa mga magtutudlo sa dihang mobisita sila o magpabasa ngadto sa mga kabataan. Dahil sa mapaghamong COVID-19, naging limitado ang galaw ng mga tao. Napilitang magsara ang mga paaralan at nagkaroon ng mga limitasyon sa pagkatuto. Ngunit sa likod ng mga hamong ito, walang makakapigil sa mga gurong may puso at handang tumulong sa mga kabataan. Dahil sa dedikasyon at pagmamahal ay kusang loob na binisita ng mga grade 1 teachers ang kanilang mga mag-aaral.
Dakong handom sa mga magtutudlo sa Banati Central Elementary School, ilabi na ang mga magtutudlo sa grade 1 na makita ang reading performance sa mga bata. Nakita na ako ang ilang sitwasyon, labi na katong atua sa bukid, tagpuyo, ug-unya, naglusod pagtubag sa ilang modules or last. Luckily, ang Banati Central Elementary School adunay mga supportive stakeholders nga andam kanunay mutabang sa mga estudyante sa paghatag o mga pagkaon, bugas, sinina, groceries o uban pa. Di alintana ang ulan at init, patuloy ang pagbisita ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Dala-dala ang adhikain na matulungan at mahasa ang kanilang kakayahan, lalong-lalo na sa pagbasa. Minsay takot at pagod. Ngunit sa bawat ngiti at sayang sinusupli ng mga mag-aaral at magulang, lahat ng ito ay unti-unting napapawid. Ang makatulong na maluwang sa kalooban at ang kakayahan na makapagbigay buhay sa iba ang naging mabisang pundasyon upang maisakatuparan ng mga guro na mahubog ang kakayahan ng mga mag-aaral sa likod ng pagsubok na ating nararanasan sa panahong ito. Dahil sa mga makabuluhang gawain ni Teacher Charina, marami ang naantig sa mga kwento ng kanyang mga mag-aaral. Sa tulong ng social media, napukaw ang puso ng mga stakeholders at kusang nagbigay ng mga tulong, lalong-lalo na sa mga pamilyang patuloy na naapektuhan ng pandemya. Ngayon ko sa estudyante, bugas o grocery, kaya naloy ko sa ilaha kay Samuad, ang bahaw, nagsapaw-sapaw niya na dahil mga taong walay mga bugas. Salamat ako nagaampo sa Ginoo nga mahatagan kag daghang grasya aron daghang pangtao nga imong matabangan. Ako nagpasalamat ko ni Ma'am Karina nga ni ari diri sa balay nga nadasig pagbalik ang ako ang apo pag module. Kag wa pa ari ay muundang naunta ni mga bata. Akong pasalamat ka Ma'am Analisa Kapada, Ma'am Nate Nunez, Sir Melmel, Lablab, Pumiros. Ibati sa among kalisod. Ako mag-ampo sa Ginoo nga aduna kay daghang grasya nga mahatag ninyo sa uban. Oh, nagpasalamat ka teacher kay iyakong giduaw, iyakong gipabasa. Pagkatapos sa unang round ng grade 1 teachers home visitation para sa pagpapabasa, nakita na may 18 mag-aaral na fast readers, 36 medyo mahina pang bumasa at may 22 na nahihirapan pang bumasa. Dahil dito, ito ngayon ang hamong binigyang pansin ng mga guro upang mabigyan pa ng karagdagang reading interventions ang mga nahihirapan upang lahat ay sama-sama at walang maiiwan. Iilan lamang ito sa mga nakakaantig na kwento na kahit paman sa mapaghamong panahon, patuloy pa rin ang kolaborasyon ng bawat kasapi ng komunidad upang mapaigting ang paghatid ng dekalidad na edukasyon. Tunay nga ang kasabihang, "It takes a village to raise and educate a child." Patunay lamang na sa sama-samang pagtutulungan, aangat ang lahat. Sa distrito ng North Malungon, walang imposible basta't nagtutulungan ang bawat kasapi ng komunidad kasabay ng pag-ahon mula sa mapaghamong pandemya. Mula rito sa North Malungon District, ang ating mga naging kasamahan sa likod ng tabing Ma'am Christine May D. Bayot, scriptwriter, Ma'am Lea F. Tingson, Sir Noel Gabotero, Sir JP Kaputulan, technical assistants. Ito ang kwento mula sa Sarangani. Ako po ang inyong insider, Ruby Ann Esto Sambilad, Teacher 1 ng Banate Central Elementary School, Batang Sarangan para sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat, insider Ruby Ann Sambilad. Kahit wala pang face-to-face classes, hindi dapat mapabayaan ang physical na kaayusan ng paaralan. Yan ang sinigurado ng mga guro sa Jose A. Young Elementary School. Linggo-linggo, nagbabayanihan ang mga magulang doon para sa kalinisan ng paaralan. Narito ang kwento mula sa mga insiders na sina Emmy Joy Bercades at Flor Deliza Resuento. Isang magandang araw mula sa Jose A. Young Integrated School.
MJ Mercades. At ako naman po si Freddy Liza Resuento. At narito kami upang ibahagi ang isang magandang programa ng aming paaralan. Napakahalaga ng kalinisan sa ating paaralan dahil isa itong institusyong humuhubog sa kakayahan ng isang tao upang maging produktibong individual sa hinaharap. Noong unang araw ng Pebrero taong 2021, pinasinayaan ang programang Bayanihan sa Paaralan ng Jose Ayang Integrated School. Binuklod ang mga magulang ng mga mag-aaral upang magkaroon ng rotational schedule ang paglilinis tuwing Lunes. Narito ang reaksyon at pagbibigay suporta ng ating mga minamahal na magulang. Paano nito kung sa'y maingunin mo sa programa sa Jose Ayang na Bayanihan every week? Para sa ako, isiginikanan sa mga estudyante nga nakakaburo yung estudyante no, nga dire nag-skwela. Okay naman nga every week magbrigada ang mga ginikanan. Basis ilang mga grado, diba? Kaya social distancing man, dili man pwede po nga tanang ginikanan. Tagasimana mag-anhi tanan, kay murag di-alternate man sa mga maestra. Karon nga wala pa'y piece-to-piece nga klase. Pabor ko ingon ana nga pamaagi kay para pod ang atong eskwelahan malimpyuhan o usap pod kita mga ako nga isip ginikanan kabalo man gyud diri ang mga teachers nga support pod ko anang mga programa diri kay masing unsa ilang activity anaaraman ko kay atbang raman among balay. Labis na may kinatuwa ng mga guro ang walang sawang suporta ng mga magulang. May buntag pod Rochelle o sa mga ginikanan diri sa Jose Ayang. Nagpasalamat mig dako sa inyo ha kay ang inyong support diri sa bayanihan. Nakatabang jud dako sa amo teachers labi na nga walay mga bata karon. Ang inyong support sa amo makaingon mi nga aswerte kay mi nga mga teachers diri sa Jose Ayang kay ang mga parents diri supportive kaayo sa ilang mga anak labi na gayod kaning bayanihan karon. Nagpatawag ang principal nga adunay bayanihan o gani. Nalipay mi kay daghan ang itubag sa maong panawagan. So sa mga parents diri sa Jose Ayang, nagpasalamat mig dako sa inyo ha og mahinaot kami. May continue ninyo ang inyong suporta diri sa among eskwelahan. Daghan una dako akong pasalamat sa ato ang principal kay na-initiate niya ang bayanihan sa eskwela. Ang ato abong mga ginikanan, wala kayo nakita o nadungog na nagbagot-bot, tungod kay willing o bisuporta dyan sila. Ang bayanihan, tako kayo nakatabang sa ato ang eskwelahan. So, unta, ang kanyang bayanihan, padayo ni siya, kung hantod kilos aman mahumaning ato ang school year, ipadayo ni siya. Kung ang ginikanan, nanginaot kong padayon kung sila mo suporta o tabang o pagpanglimpyo sa ato ang eskwelahan, aron po ang teachers malipay po o ang eskwelahan, manindot po siya. Kana lang o dahil kayong salamat. As a school head here in Jaya's Mom, what can you say about the implementation of Bayanihan sa Paaralan Year 2021? Okay, thank you, Sarah. Actually, anyway, this is really a great program, one of the big program in the school since then that we are encountering pandemic. So we will try to make our school clean every day. And the mere fact that we are situated along highway, so any visitors will come in, just peep in, they will see that the school is. And we would like to thank the parents, of course the teachers, for doing their best as the implementer, even though this is the a program of the school with Sir Joel as my assistant principal. But without the teachers and without the parents, without you, the volunteer teachers and the LSAs, we will not pursue this this program of. Sa muli, ito po si Emmy Joy Bercades, Freddy Liza Resuento, LSA ng Jose Ayang Integrated School. Sulong Batang Sarangan, Jayis Panatilihing Malinis. We support the Bayanihan Program of Jose Ayang Integrated School. Maraming salamat mga insider. Ang kakatapos lang na buwan ng Pebrero ay itinuturing na buwan ng mga puso o buwan ng pagmamahal. Ngunit sa Alabel National High School, ipinakita nilang hindi lamang sa pagitan ng dalawang mag-irog ang pag-ibig. Maaari rin itong iparamdam sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa. Narito ang kwento mula sa ating insider na si Cyril Manga.
konting ayos ng sarili at kusod ng buhok, hakot ng gamit at syempre, huwag kalilimutan ng regalo. Game na! Ready to go na si Ma'am Vanessa sa Araw ng Mga Puso. Ganito ang eksena niya kasabay ang kapwa-guro ng Alabel National High School. Ilang oras bago magtungo sa kanilang Valentine's venue. Ngayong buwan ng Pebrero, marami sa mga kababayan natin ang nagdiwang ng Valentine's Day kasama ang kanilang mga itinatangi at minamahal. Ngunit, ibahinin niyo ang mga guro ng Alabel National High School. Dahil imbes na mag-date kasama ang kanilang mga iniirog, nilaan nila ang kanilang mga oras kasama ang mga kapuspalad nating mga kababayan. Imbes na sa mga restaurant, dito sa Purok Acacia, isa sa pinakamahirap na lugar sa bayan ng Alabel, nagdiwang ng Valentine's Day ang mga guro ng ANHS. Ito ay kaugnay ng kanilang pagsasagawa ng taunang community outreach program na may temang Bayanihan, Alay ng Mga Guro para sa Buwan ng Mga Puso. Di alintana ng mga senior high school teachers ang init ng araw. Pagtawid sa ilog at pagtahak sa lubak-lubak na daan, maibahagi lamang ang mga tulong at donasyon para sa 120 na naghihikaos na mga pamilya sa Purok Acacia. May tuturing na isa sa ipinagmamalaking best practices ng Alabel National High School, ang taunang pagsasagawa ng Community Outreach Program. Ang taunang activity ito ay sinasagawa tuwing Disyembre. Ngunit dahil sa pangdaigdigang krisis na naranasan ng lahat dulot ng pandemyang COVID-19, ito ay nailipat sa buwan ng Pebrero. Kung saan, ang tagline ngayon, Bayanihan, Alay ng Mga Guro para sa Buwan ng Mga Puso. Ang ganitong aktividad ng ANHS ay isa sa mga pagsisikap ng paaralan upang maiparamdam sa kanilang mga kababayan na hindi sila nag-iisa sa gitna ng pandemya at may pabatid na hindi lang edukasyon ang kaya nilang ibigay, kundi pati na rin ang malasakit at kalinga. Dahil sa suportang ipinamalas ng pamunuan ng Alabel National High School sa pangunguna ng aming principal na si Ginoong Ernesto S. Yuzon at sa kapit-bisig na pagtutulungan ng mga guro nito sa senior high school, maging ang bukas palad na pag-abot ng tulong mula sa Latter-day Saints GMA Foundation, International Pharmaceutical Incorporated at ilan pang pribadong sektor o maging ng individual ay aming naisakatuparan ng aming adhikaing makapagbigay ng bigas, sabon, alkohol at face mask sa 120 pamilya. Bukod pa rito, naghandog din ng health seminar ang nurse ng paaralan kasabay ang Municipal Health Office ng Alabel tungkol sa mga bago at mahalagang kaalaman at impormasyon ukol sa mga health protocols at vaccination process. Bago po silang pumasok ng school ay mayroon po tayong hand washing facilities, foot bath, temperature check, then distancing po. And nagbigay din po ng MHO about po sa importansya ng vaccination program on COVID-19. Inspirasyon para sa ANHS, ang kwento ng mga tao sa komunidad ng Acacia. At hindi titigil ang pamunuan, 10 ng mga kaguruan nito sa kanilang tungkulin, hindi lamang para maghatid ng serbisyong pang-edukasyon, kundi pati na rin ang pagpapalaganap ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Kasama si Canijan Osorio Lucero at Bryle Oyerada Regidor sa likod ng kamera, ako si Cyril Litigio Manga para sa DepEd Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Maraming salamat Cyril Manga at sa ating pagbabalik. Kumustahin natin ang teacher nanay ng Sitio de Talas. At alamin kung gaano ka-high-tech ang mga guro at mag-aaral sa Upper Mainit National High School. Yan at iba pang balita dito lang sa DepEd Sarangani Insider. Sa kadabaktas na mapaadto sa eskwelahan sa Banate IT School, naa sa peligro amo ang mong pikas kinabuhi. Dili na mo kabalo kung sa mahitabo sa unahan, grow apan sa amo ang dedikasyon o gusto kayo na mo mahatod ang maayong edukasyon sa mga kabataan dito sa bukid, amo kining ginahanlon.
Banati IP School is considered to be one of the last mile school in the province of Sarangani and the farthest school in the municipality of Kiamba. It can be reached by riding habal-habal or worse by just merely walking during heavy rains due to its geographic location and elevated mountainous terrain. Sa kadaang kasabal-habal of more or less 20 kilometers away from the highway, we are not thinking of ourselves, but we are looking forward of seeing the happy faces of our learners who will be waiting for us. Now that we are facing the COVID-19 pandemic, and it has been months that our learners are not experiencing on-site learning and are neglected with nutritious food as part of our usual feeding program. We as teachers are eager enough to deliver the best we can, especially the delivery of nutritious food packs upon hearing some of the sentiments of our IP learners. Ma'am, kailan kanagi ko buka managi, ma'am? Kay bayong minggo kan buka managi, ma'am. Kay manom, amin orange, amin apple, and minggo ka managi. Ma'am, gono, ma'am, sin ubi, amin jogging, amin bakoyo. So, nanay, ma'am. Ngoyo mo managi, ma'am. Pagkagamog na ako sa giingon sa akong estudyante, murag ikumot lang akong kasing-kasing na gawin na muna kung paunsa na po sila magpanipay o makahatag na po o pagkaon sa ila aron at least na sila'y makaon. Until such day that the good news came. The Department of Education, Division of Sarangani, will continue its implementation of the school-based training program and allocated 66,000 pesos of nutritious food packs for 60 days for the 55 IP learners and 44 beneficiaries for milk components enrolled in Banati IP School. I hope na maging successful lang atong program hangtod sa mahuman. Teacher kay supply la kung estudyante kung apple kung gatas kay lisod mi sa COVID-19 kay bang salamat ba kamusta ba. These are the words that made my heart melt. The simple appreciation coming from the parents made all the sacrifices and hard work paid off, and this becomes our strength in continuing the program as we still have until March 4, 2021 to implement. No matter how hard it is, no matter how risky it is, we will deliver because our greatest strength is our immeasurable dedication and service to our IP learners in the last mile school.
Manunumpa na bukas sa isang virtual installation ceremony ang mga bagong talagang principal in charge ng ilang distrito sa DepEd Sarangani. Apat na bagong PIC ang naitalaga kumakailan lang upang humalili sa mga nabakanting posisyon matapos mag-retire ang ilang dating district supervisors. Ang mga principal na si Ariel Napila, Tessie Makabakyaw, Rohaida Ugpon, at Susana Sumagka ang mga tumanggap ng hamon upang gampanan ang mga papel ng district supervisors sa mga distrito ng Maitum West, Kiamba 2, Maasim 2, at Malapatan 3. Kasabay sa kanilang appointment ang rigodon ng mga district supervisors, si Noli Cabaylo sa West Malungon, Reggie Pasco sa Alabel 3, Johnny Bantulo sa Alabel 2, Ferdinand Simon sa Alabel 1, Taya Saling sa Maasim 3, Pasita Ramos sa Maasim 1, Argelio Arago sa East Maitum, at Loreto Hindap sa Malapatan 2. Samantala, panalo ang dalawang atletang sarangan sa ginanap na online Mindanao Pomsay Championship noong nakaraang linggo. Naiuwi ni JC Joy Ihida ang bronze at nasungkit naman ni Sean Albert Fatadillo ang gold sa novice category. Ang dalawang mag-aaral ay kasalukuyang enrolled sa Sarangani National Sports Academy at nagsasanay sa ilalim ni Sir Antonio Umbod sa Sarangani Taekwondo Grassroots Program. Ito ang ating roundup balita ngayong linggo. Ako, si Judith Alba, ang inyong insider. Wala nang hihigit pa sa liwanag na dala ng ilaw ng tahanan. Ang ating mga nanay, sa gitna ng pandemya, patuloy ang laban nila. Puyat, pawis at walang hanggang sakripisyo. Iilan lamang ito sa mga bagay na maiugnay sa kanila. Tunghayan natin ang kwento ng isang inang bukod-tangi ang katatagan sa hamon ng buhay. Bilang pagdiriwang sa buwan ng mga kababaihan, tunghayan natin ang kwento ng isang inang bukod-tangi ang katatagan sa hamon ng buhay sa paglalako ng isda para sa ikabubuhay ng pamilya. Si Aling Lenlen Mabini ay may limang anak na kasalukuyang nag-aaral sa Tuyan Integrated School. Yan, Lenlen Mamo. Ako pa rin yung limang isda. Karoon, sa'yo pa sa buntag, alas 3 sa katlaon, nagahikay na ko. Ay, nako is lagi nakuha sa baybay, alas 3 sa media. Dito ko sa baybay, nag-aakal ko ng isda. Alas 5, guardian ako. Ako mga bata na lang habang naglalako ng kanyang panindang isda, dinadaanan niya ang mga modules ng kanyang mga anak tuwing Miyerkules ng umaga sa paaralan. Magka alas 8, alas 9, makauwi na ko. Magtatagpo time sa module, tagtulo pa oras, lima ka oras. Magkapahuway ko, taon-taon na napulis niya mag-abot sa amuha. Deliver na ko. Tapos mag-uli, magkapahuway, module gamay. Hapon na po, deliver na po yung isla. Kaya sa isa ka adlaw, katuloy ko mag-deliver yung isla. Ang pagtataguyod para sa mga anak ni Aling Lenlen ang pangunahing layunin para maging tulay sa edukasyon. Kasabay na rito ang pagtuturo niya ng modules para hindi mahirapan ang kanyang mga anak sa pagsagot nito. Hindi inaalintana ang pagod sa paglalako para mabigyan ng gabay sa pagsagot ang kanyang anak sa mga aralin. Magluto na ko kay karon taon-taon na ko yung isda na mag-abot. Magahin din ko o oras para sa pagkaon na mo, pagkaon sa kong mga anak. Karon mga alas 5 na nakupo isda ng isuroy. Para pag-abot na mo niya, mag-module na lang ko. Tapos, magpakaon sa mga bata. Magpapahuway sa iyo, kayo mo sa buntag, alas 3. Magpanakuhin sa iyo, magpano isda. Magbuwa sa baybay, mag-alas 5, maglakaw ng food. Sa panahong tila kadiliman ang nangingibabaw sa sanlibutan, patunay ang pagmamahal ng isang ina na kayang magbigay ng liwanag at pag-asa.
Mula sa Distrito 2 ng Malapatan, ako si Carlos J. N. Plaza, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan. Tayo ay nagbabalik, ito pa rin ang DepEd Sarangani Insider. Hindi man mabilis ang internet, hindi man teki ang lahat ng mga guro sa Upper Mainit National High School. Ngunit masasabing isa sila sa pinaka-high-tech na eskwelahan sa Dibisyon ng Sarangani ngayon. Online kasi ang submission ng mga output sa kanilang school learning action cell at mga in-service training gamit ang Google Classroom. Dahil dito, napapadali ang pagkolekta at pag-check ng output. At hindi lamang basta-basta kinukolekta yan dahil ang kanilang school head na si Sir Edgar Taguon ay nagbibigay rin ng mga rating. Ang rating na ito ay isa sa mga basihan sa pagbibigay niya ng rewards at incentives alinsunod sa kanilang polisiya. Hindi raw ito naging madali sa umpisa lalo na bago ito para sa karamihan sa mga guro doon. Ngunit kalaunan ay naging habit na nila ang mayat-mayang pagsilip sa kanilang Google Classroom upang malaman kung ano-ano ang kanilang kailangang isumite. Narito ang maikling panayam natin sa isa sa mga guro doon. Ito sa Upper Mainit National High School, naging practice na namin yung pag-submit ng mga reports sa Google Classroom para mas madali. Consolidation is na ako principal interview. Needed niya talaga. Kailangan na namin. Madali lang siya kasi kahit saan kami, kahit nasa bahay kami, yung mga reports na kailangan niya is masubmit namin doon sa Google Classroom. Madali na lang niya mag-consolidate. Isa, medyo nahihirapan yung iba kasi yun nga, bago pa sa amin itong Google Classroom. So, as time goes by, sa palagi namin pagsasubmit, doon na natutunan din namin, naging mas komportable na kami na doon i-submit namin yung mga reports kasi hindi na sure kami na hindi siya mawawala. Mag-corrupt yung mga files namin, nandun na talaga siya sa Google Classroom, madali na namin siya ma-retrieve. At saka yung mga teacher na dati ay hindi sila masyadong marunong or nahihirapan sila, ngayon parang independent na sila, marunong na silang mag-submit ng sarili nilang mga assignments, hindi na sila tumatawag ng mga kasamahan para mag-submit ng mga reports sa Google Classroom. Aktibo rin ang kanilang mga guro sa paggawa ng mga interactive learning activity gamit ang application ng Kotobe, lalo na sa senior high school. Ang mga interactive activity na ito ay nilalagay nila sa tablet PC na kanilang ipinahihiram sa mga mag-aaral. Kaya hindi lamang ang mga guro ang nakakaranas ng paggamit ng teknolohiya, kundi pati na rin ang mga mag-aaral. At nakausap nga natin ang personal ng mga mag-aaral doon habang sila ay nagsasagawa ng group study gamit ang mga tablet PC. Nabanggit nila na namimigay din ang eskwelahan ng mga SD card at flash drive na naglalaman ng kanilang mga leksyon. Isa itong napakahusay na paggamit ng teknolohiya sa kabila ng mga limitasyon kagaya ng mahinang koneksyon at ang katotohanan ng hindi naman nila ito nakasanayan ay epektibo nilang nais sa puso at nais sa aksyon ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Para sa inyo dyan sa Upper Mainit National High School, ang masasabi namin dito sa DepEd Sarangani Insider, ang galing naman yan! Una, ang Malanda Gasyal High School, Batch 1996 President, tataka natin si Engineer Benjie Tiesubilio. Munting kahilingan, napakinggan, natulungan at ngayon ay napakinabangan. Mula sa kanyang munting tirahan na ginamit niya upang voluntaryong magturo sa Modular Distance Learning ng taga-Sitio Lower Datalas, Malandag. Ngayon ay lubusan niyang nagamit ang bagong tayo na Community-Based Learning Cottage. Tuwa ang makikita sa mata ng mga munting bata na sa unang pagkakataon sila ay nagkaroon ng kauna-unahang flag ceremony noong February 14, 2021, araw ng Linggo. Ang nasabing turnover ay dinaluhan ni Ginoong Sherwin B. Macaranas, Principal 2, District in Charge ng West Malungun District. Malandag National High School Batch 1996 sa pangungunan ni Engineer Benji P. Tuvillo. Malandag Central Elementary School Sped Center Teachers, Sitio Leader Roland Castro, mga magulang at mga mag-aaral. Bawat batang Pilipino. Bawat batang Pilipino.
Mabigyan ng sapat na edukasyon. Mabigyan ng sapat na edukasyon. At mapaunlad. At mapaunlad. Ang aking kakayanan. Ang aking kakayanan. Ang among pasalamat nga natindog kining community base. Kung hindi sa inyo, wala it ka ni. Muna nga dako kita ko pasalamat. Handom namon ni. Pero ari na nakita ka namon. Sa tutog-tutog ang dughan ko sa kalipay. Yes, overwhelmed with joy and happiness sa pagkakita kong sa among sining setting makita nakon na may ara sa ambience sa eskwelahan, no? Gin ang hambal kagayina gimbalgin di mamilangin sing buhay, no? Sa voluntaryong pagtuturo ni Ginang Beverly, siya ay nabiyayaan na mabigyan ng simpleng community-based learning center gamit para sa modular distance learning sa Sitio Lower Dataluz, Malandag. Sa tulong ng Malandag National High School Batch 1996, mga piling kaguruan ng Malandag Central Elementary School SPED Center, SLE Hardware, ARMS Hardware, Honorable Efraim Galzote, Provincial Board Member at iba pang private individuals na tumugon at tumulong upang maisakatuparan ang munting kahilingan ni Ginang Beverly. It's really a privilege for me na to share ang blessing na gihatagbo sa Ginoo sa akon. First and foremost, it is really the mandate of the government to serve, especially the basic services such and one of this is the education. Nang matapos ang nasabing turnover, ay agad nila itong ginamit kinabukasan na parang munting silid-aralan na may pisara, mesa, upuan at palikuran. Pinaigting rin ni Ginang Beverly, parent volunteer ang Read at Home program ng ating division. Sa katunayan, may mga piling mag-aaral sa grade 3 at grade 6 na may kahinaan pa sa pagbabasa at ito ay unti-unting natututo. Gamit ang iba't ibang uri ng reading tools, ibinahagi ng isang guro mula sa Malandag Central Elementary School SPED Center, ito ay ang mga sumusunod na mga babasahin. Una, ang SBT or School-Based Tutorial, Tutoring Flashcards. Malandag Central Elementary School SPED Center CI Output, ang pagtuturo gamit ang marungko-based approach. Unang hakbang sa pagbasa at SBB module at iba pang babasahin. Ayon kay Ginang Beverly, mula sa 30 mag-aaral, 6 dito ang bumabalik tuwing hapon ng Sabado upang mas lalong matutukan ang usapin sa pagbasa, lalo na ang basic reading. Samantala, ang naiwang bilang ng mga mag-aaral ay hinahasa naman ni Ginang Beverly sa bahaging reading comprehension mula Lunes hanggang Biyernes. Pero na-found out ko last first week of November nga may ara ako sa mga very slow nga mga pupils nga hindi magid kabalo magbasa, even Tagalog and English. So, naghimo ko sa session ko every Saturday afternoon. Nga pabasahon ko sila diri sa akon nga balak. Sa tulong rin ng mga LSA teachers na na-assign doon sa Sitio Lower Dataluz, Malandag, naging komportable ang kanilang pagtuturo simula na nagkaroon ng community-based learning center ang nasabing lugar. Narito ang pahayag ni Ginoong Fernando P. Fantin Sr., Barangay Captain ng Malandag sa nasabing programa. Ako nakapasalamat sa grupo sa Malandag National High School, Batch 1996, sa ang ila, inisiyatib na kinahimo. Upod, ako magsalamatan ang Central Teachers. Sa bawat pagkakaisa at pagtutulungan ng walang pag-aalinlangan, ang tagumpay ay ating makakamtan. Narito sa paaralang sentral ng Malandag SPED Center, West Malungon District, sa likod ng tabing kasama kong bumuo ng insider, si Ginang Melanie S. Fantin, scriptwriter, technical assistants, Bilmon A. Pasamanero, Romel A. Zamora, district information officer. Mga larawan at videos na kuha ni Naginang Grace N. Espinosa, Binibining Irish Tunggalyo at grade 12 student na si AJ Fantin.
Ako po si Ginang Glyza May B. Fascinal, SPJ Advisor, ang inyong Sarangani Insider. Para sa batang sarangan, para sa matatag na kinabukasan. Muling pinalawig ng Central Office ang school calendar ngayong taon. Ito ay upang makapagsagawa ng interventions at remedial activities ayon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral. Iniatas ng DepEd Order No. 12 Series of 2021 sa mga guro ang paghahanda ng 2 linggong home learning plan. Dagdag pa rito, simula sa 15 ng Marso, ang bawat paaral na inaasahang magsasagawa ng in-service training. Samantala, magpapatuloy naman ang 3rd quarter sa 22 ng Marso. At partner, bilang ikaw ay isang punong guro sa Sarangani National Sports Academy, at alam kong nasusundan mo ang implementasyon ng ating learning delivery modality, ano iyong masasabi sa amendment na ginawa ng DepEd sa ating school calendar? Oo nga, no, partner. Ito talaga ay sagot sa aming hiling. Alam mo, partner, online distance learning kasi yung modality namin sa school. At hirap talagang tapusin ng mga bata yung mga competency sa scheduled time. Kaya nga, yung extension na ito ay mabibigyan yung ating mga learners ng panahon para makapag-cope sa kanilang mga deadlines para sa kanilang performance tasks at written works. Ayun, dapat nga naman talagang child-centered tayo or learner-centered tayo. At yan ang mga kwentong nakalap natin sa linggong ito. Abangan muli sa susunod na Webes. Sa ganitong oras ang ating muling pag-broadcast. Maraming salamat sa mga bumubuo ng digital media creatives, Jonathan Agreda, Maiden Bonuano, at sa ating Division Tech Enabler sa pangungunan ng ating ITO, Sir Roy Dituyato. At maraming salamat din kay Ms. Shahani Miliado na kasama natin ngayong hapon. Maraming salamat din sa ating education program supervisors at journalism coordinators, Ma'am La Foresa Maguate at Ma'am Analisa Domingo. Pasalamatan din natin ang mga technical team sa likod ng mga balitang tampok natin ngayong linggo. Sir Bral Regidor, Sir JP Kaputulan, Sir Noel Gabotero, Sir Randy Mayordomo, Ma'am Zarin Luz Kaengkoy, Sir Edgar Tagoon. Maraming salamat din kay Ma'am Melanie Fantin, Sir Romel Zamora, Ma'am Mary Ann Vergara, Sir Rob Masalon, at Ma'am Genevieve Asuncion. At sa lahat ng mga nasa likod ng mga kwento natin ngayong linggo. Manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa Dibisyon ng Sarangani sa pamamagitan ng ating DepEd Tayo Sarangani Facebook page, sa ating website na depedsarangani.info, at mag-text o tumawag sa ating hotline na naka-flash sa inyong screen. At ngayon ay maaari na rin ninyong balikan ang ating mga kwentong naitampok dito sa DepEd Sarangani Insider sa ating YouTube channel. Para sa mga magulang, kung kayo po ay may mga katanungan, huwag magatubing mapit sa ating mga learning help desk sa pinakamalapit na paaralan sa inyong lugar. At sa muli, sa ngalan ng pamunuan ng Dibisyon ng Sarangani, ako si Ariel Alisan. At ako si Rochelle Bantulo Murido. At ito ang DepEd Sarangani Insider.